Hi guys, good evening. Before we start, please like my FB page, Coach Edel Pideles. Guys, let's talk about 5 types of people you must avoid if you want to be rich. So, waiting tayo ah. Ano daw, yung limang tao na kailangan mong iwasan kung gusto mong magiging successful. Number one, avoid people who complain about everything because they will make you negative as they are. Yun sinasabi dito, avoid, iwasan natin yung taong maraming mga hinanaing, mga complain sa lahat ng bagay. Kasi sila yung mga tao na magiging hindrance o yun yung hihila sa'yo pababa. Yun yung mga negative people. Kaya yun dapat yung iniiwasan natin. Kasi guys, always remember na kung saan your dreams is ikaw ang makakapag-achieve nun at hindi sila. Kaya always avoid person na maraming dahilan, maraming sinasabi, maraming complain. Opportunities lies where the complaints are. So, kung mag-complain ka, instead na mag-complain, ang gagawin mo na lang ano? Gawa ka ng paraan. Pangalawa, avoid people who are waiting for someone else to solve their personal problem because they will make you as irresponsible as they are. Ito rin, iwasan nyo yung mga tao na kung saan nag-aantay ng isang solusyon o yung magsosolve ng problema. Kahit yung problema nila, ginagawa nila, yung personal problem nila, inaantay nila na ibang tao ang magre-resolve. Guys, that is called irresponsible person. Kaya iwasan nyo din yun. Wala silang tinatawag na decision making para sa sarili nila. Kaya dapat yun yung iiwasan natin. Dapat, we know how to solve our own personal problem. Kaya iiwasan natin yung mga tao na kung saan nag-aantay ng solusyon na tinatawag nito yung solusyon na inaantay nila para ikaw mag-solve para sa problema nila, no? Pwede kang maging part to solve their problem pero hindi ikaw ang magsosolve ng problema nila because it will make us irresponsible. Number 3, avoid those who do not believe in your dreams because they will discourage you and make you a failure. Iwasan din daw na natin yung mga hindi naniniwala sa'yo. Kasi, yun yung mga magdi-discourage at for sure, yun yung magiging dahilan bakit ka magiging failure o mababagsak ka doon sa mga gusto mong gawin, sa mga pinapangarap mo, sa dreams mo, sa gusto mong matupad. Guys, plan your future in the next 5 to 10 years. 5 years, 10 years, 15 years. But, we not only to plan for the next 5 years. Next na lang natin yung 10, 15. Basta ang importante, plan your next 5 years from now. Starting from now, mag-isip ka kung ano yung pwede mong gawin sa loob ng 5 taon. Kasi guys, time is important. Pag lumampas yung oras, mahirap na yung mabalik yung money. Pwede mo pa yung money, makikita mo pa. Pero yung oras na lumipas, hindi mo na yun mababalik. Number 4, avoid those who don't value knowledge.
Iwasan natin yung mga taong hindi nila pinapahalagan yung kaalaman. Yung mga taong nagbibigay, yung hindi nakikinig sa'yo, ayaw mag-share ng ideas, gusto nila palagi ano yung ginagawa. Sila lang yung palaging bida. Kaya iwasan natin. Iwasan natin yung mga taong negatibo. Yung palaging iniisip nila, yung sinasabi nila, magaling ako, guys. Every person o tayong bawat isang tao, natututo tayo doon sa mga pagkakamali ng ibang tao. Pero yung hindi nila binabalyo yung importanteng yung importanteng bagay, iwasan natin yun. Kaya nga yung sabi dito, tingnan mo bakit siya nagiging successful. Ano yung naging failure niya before bago niya na-reach yung bagay na yon. O yung sinasabi nilang makinig ka doon sa mga taong naging successful kaysa doon sa mga taong wala kang nakikita, yun yung mga negatibong tao. And then read books about doon sa mga positive maraming libro na kung saan human psychology about human behavior, ano pa ba, yung human relation, yung makakapag-engage sa iyo, makakapagbigay sa iyo ng kaalaman, ng ideas, or read biographies of successful person. Kasi mayroon yan makikita o may mababasa ka doon kung bakit sila nagiging successful. Ano yung reason bakit sila naging successful at ano yung naging failure nila before, prior na nagkaroon sila ng successful sa business nila, sa buhay nila, o ano man yung nagagawa nila ngayon. Number 5, ano yan? Avoid the conformist. So yan, conformist. The quality of your future is going to determine the quality of people spend time with. Avoid. Iwasan daw natin yung mga conformist. Ah, okay na yan, tama na yan, wala yan. The quality of your future is going to determine yung sinasabi nila, ah, saka mo na lang ako balikan pag nagiging ano ka na, nagiging successful ka na. Yung may nakikita sila, yung tinatawag nating social proof. Bago sila maniniwala sa iyo, yung may ipapakita o may pruweba kang kailangan i-prove sa kanila. So guys, avoid those person. Kasi gusto nila nun yung may nakikita sila at sasabihan ka na lang, saka na lang. Balikan mo na lang ako pag nagiging successful ka na. But guys, if you read or if you watch Jack Ma's story, kung paano niya inumpisahan ang Alibaba, na kung saan wala ding naniwala sa kanya. Ano yung word niya doon na ginamit eh? Called me crazy, but I'm not a stupid. So like what Alibaba right now, for almost 30 years, so si Alibaba ngayon is isa sa mga pinakamayaman sa China, na kung saan nagni-network ng $258 billion, something ganon. So ano ba siya dati? Paano ba siya nagiging successful? So prior siya nagiging successful, marami din siyang mga discouragement na naginawa o naggawa o something na kung saan marami rin hindi naniwala sa kanya. But sabi nga, determinasyon niyang magiging successful. So guys, uulitin ko, build your future. Whatever is your action right now will be your result tomorrow. So kung ano man yung gagawin mo ngayon, ano man yung magiging decision mo, yun yung resulta mo in the next 5 to 10 years. Again, wala namang overnight success. Always dumadaan tayo sa process para magiging successful. Tulad yan, wala namang isang guro na hindi dumaan sa pagiging estudyante. Kailangan dadaan ka muna as a student bago ka magiging teacher. Kailangan natin dumaan sa process. Kaya yung successful is hindi siya overnight. Na nag-enroll ka ngayon bukas, ano, guro ka na, no? You need to
you need to follow the procedure. May step by step dyan. So again, today is difficult. Tomorrow is most difficult. But today after tomorrow is most beautiful. Guys, again, magandang gabi. Just like my IP page, Coach Edel P. Deles, and my YouTube, Jerry Deles. So again, salamat sa nanonood. Magandang gabi.